Suporta, suporta na sa Malacañan. Walay problema. Ang mga balaundon nga para sa kaayuhan sa atong mga kababayan, munusot yun gayon para dili mariangan na gan mga magsigig upos-upos sabok. Salamat po sa inyo sapagkat noong 2010 noong ako po ay tumakbo ng pangalawang beses bilang inyong senador, number 5 yata ko rito sa lalawigan ng Leyte. Ngunit noong nakaraang taon, noong nakaraang eleksyon, mukhang na disgrasya ako. Number 15 yata ko rito. Pwesting yawa. Number 5 ko nung nakaraan, tapos number 15, eh, tanggalin nyo na lang yung 1, balik nyo na lang yung 5. Sayawa po. Kung sakasakali naman tayo po ay pala rin, na may balik nyo po ako sa Senado, ang una natin gagawin ay makapagbigay po ng trabaho sa ating mga kababayan Pilipino na nawala ng trabaho dulot itong pandemyang ito. Yung pong sahod na ordinaryong magagawa dito sa lalawigan ng Leyte, ang alam ko 300 lang mahigit, at alam ko hindi po sapat yan sa isang pamilya, meron 3-4 pasina magdamag. Madaling araw ay nagliriwa, may umagang namasdan, ngumiti na ang pag-asa sa umaga. Let's welcome. May bago sila, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa paglilipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pagkulay. Galaw sa paglilipunan,
Tapos nito ito, makakainin kayo ni Senator Mix Sumiri! Kaya lang hindi siya makakarating. Okay, sino ang pwede kong kantahan dito para naman masaya? Ayun. Ano pangalan mo? Jonah. Ang haba ng hair. Maligayang pagdating, Binong Presidente. Kami po nagkakaisa sa layunin ninyo mapayapang bansa. Sa layunin ninyo maayos na lipunan at maunlad na bayan, Binong Presidente. Konting paghihintay na lang, itinakda na din sa inyo tanan. Tungod sa inyong pagpaningkamot sa ako sa 2016, nakabawi po ko dito sa Senado para kaninyo ang mga guwapo. Come on.
maraming maraming salamat sa napakainit na salubong na binigay niyo sa akin. Sa Unity. Alam niyo po, noong nagising kami kanina umaga, ay sinasabi na, sabi ng piloto namin, ay hindi na pwedeng lumipad. Dahil mababa ang ulap, hindi daw sabi, hindi pwedeng ilipad yung aeroplano. Eh paano yan, tapo? Eh hindi, magka-cancel tayo ng mga rally. Eh tapo pa paano yung bye-bye? Alam mo, tiga bye-bye, tiga late, hindi tinatalaban ng ulan yan. Sakit sa bukton. Itong nakahanda na rally, napakaraming tao. At ma-excited na ako. Ako, pati yung mga dalaga, humihiya. Sinalubong ba naman ako? Nasaan si Sandro? Alam niyo po, katotohanan, hindi ko talaga sinasama na yung anak ko. Dahil po, ito, totoo ito. Ang turo sa akin ng mother ko, si Melda, ang sabi niya sa akin, nung nag-uumpisa pa lang ako mamulitika, ang sabi niya sa akin, konting advice lang, kanya. Sabi niya, huwag kang aakyat ng entablado na may mas magandang lalaking kasama mo. At ang sabi ko kay Sandro, doon na muna siya sa Ilocos Norte, kumakandidato siya bilang congressman doon sa Ilocos Norte. Pero, nakakatiyak kayo, ipapaabot ko sa kanya ang init ng salubong na binigay ninyo sa amin. Kinukunan ko ng picture yung mga nagsasign na para pati yung mga marriage proposal niya, sasabihin ko. Mabuti na lang hindi nag-cancel talaga. Nakapunta kami nito. Nagkakaisa dahil tignan nyo naman po ang mga kasamahan natin ngayon dito na nasa entablado. Nagkaisa na ang Leyte, nagkaisa na sa likod ng kilusan ng pagkakaisa sa Unity Team at sa Tambalog Marcos Duterte. Yap, muna po kasi po yan po ay naging adhikain namin. Yan po ay ang sa aming palagay ay ang unang hakbang para makabalik tayo sa mas magandang sitwasyon. Yan ang pagkakaisa. Dahil po ay nakita po naman natin dito sa pandemya ay lahat po ng Pilipino ngayon sa pagdaan ng pandemya, lahat ng Pilipino nangangailangan ng tulong. Kaya naman po alam din na natin ang walang na ang Pilipino lang ang tutulong din sa kapwa Pilipino. Kaya kailangan natin magkaisa para harapin natin lahat ng krisis na dadating. Marami po tayong problema. Marami po
yung mga ospital natin. Klaro, klaro lang yung ganang ang tuyok niya sa sabad ba? Tanawa. Pero ano, di. Klaro mo. Sa'yo, kayo. Kanina, baka nipag kami kasama ng drone. Marami po tayong problema ang inaharap ngayon at sa darating na panahon. At yan po, sinumulan natin yung healthcare po natin. Nakita natin, maraming kakulangan. Kailangan natin tulungan ang mga maliliit na negosyante na kasama natin para magkatrabaho ulit. Yung agriculture natin, kailangan natin pagandahin para sapat ang pagkain ng mga Pilipino at magkatrabaho ulit. Kailangan natin ipagpatuloy ang Build Program ni Pangulong Duterte para makakuha natin yan. Isasama natin dyan yung ating itinatawag na digital infrastructure. Kaya naman po, tapos pati yung educational sector natin ay kailangan po natin tingnan at pagandahin at nang para naman ay ang ating mga kabataan kapag sila'y magtapos na, kaya nilang pumasok sa kahit anong trabaho kahit saan man dahil silang handa na sa kanilang pinag-aralan. Kailangan po natin ayusin din ang isang napakalaking problema. At dito po, magpapatulong po tayo.